Magandang araw po, mga kapatid. Welcome po ang lahat, yung mga nasa kanilang tahanan para sa ating Sunday service sa araw na ito. At ngayon, ihanda po natin ang ating puso't isipan. Tayo po ay tumayo bilang paggalang ng salita ng Panginoon. Basahin ko po ang scripture reading sa Awit or Psalm 107, verses 17 to 34. Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. They loathed all food and drew near the gates of death. Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Let them sacrifice thank offerings and tell of His works with songs of joy. Some went out on the sea in ships. They were merchants on the mighty waters. They saw the works of the Lord, His wonderful deeds in the deep. For He spoke and stirred up a tempest that lifted high the waves. They mounted up to the heavens and went down to the depths, and their peril, their courage melted away. They reeled and sluggered like drunkards. They were at their wits' end. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. He stilled the storm to whisper. The waves of the sea were hushed. They were glad when it grew calm, and He guided them to their desired haven. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Let them exalt Him in the assembly of the people and praise Him in the council of the elders. He turned rivers into a desert, flowing springs into thirsty ground, and fruitful land into a salt waste because of the wickedness of those who lived there. Let us pray. Ipikit po natin ang ating mga mata at isentro natin ang ating puso't isipan para sa ating buhay na Diyos. Panginoon, Diyos naming Ama na nasa langit, sa pamagitan na iyong kaiisang anak, Panginoong Hesukristo, narito po kami sa oras na ito upang ihanda po ang aming puso't isipan para makinig ng iyong banal na salita. Salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa aming hininga. Salamat, Panginoon, sa aming kalakasang spiritual and physical. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay nagbigay sa amin ng good health and condition ng aming pangangatawan. Salamat sa iyong pag-ibig na walang maliw sa amin. Bagamat kami ay makasalanan, Ikaw pa rin ay handang nagpatawad sa amin at binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Papuri at papasalamat ay ibalik namin sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ngayon, handa na ba tayo para papurihan natin ang ating buhay na Diyos? Ayan, magagalak siya para sa ating papuri, para talaga sa Kanya. Ngayon, tawagin ko ang magdala sa ating pag-aawitan na si Sister Aiah. Sa matagpaang araw po sa ating
Salamat sa ating papuri, sa ating buhay na Diyos, nawa siya ay napurihan natin. At ngayon, dadako na naman tayo sa ating pagbibigay na isang way of worshiping God. Maraming salamat sa kanyang kabutihan sa atin. Basahin natin yung kanyang banal na salita sa Awit, chapter 31, verses 21 to 24. Praise the Lord! For He has shown me the wonders of His unfailing love. He kept me safe when my city was under attack. In panic, I cried out, I am cut off from the Lord. But you heard my cry for mercy and answered my call for help. Love the Lord, all you godly ones. For the Lord protects those who are loyal to Him. But He harshly punishes the arrogant.
So be strong and courageous, all you who put your hope in the Lord. Panginoon naming Diyos Ama, sa pamagitan ng iyong kaiisang anak, Panginoong Jesus, ng banal na Espiritu, narito na naman kami na isang way of worshiping you. Ibalik namin sa inyo yung sabi mo sa iyong banal na salita na ibalik mo yung bring the whole tithes and offering to my temple so that there will be food in my temple in Malachi 3:10. Panginoon, patawarin mo kami kung kami may ay nakapagnakaw sa tithes and offering sa mga nakalipas na mga araw. Salamat, Panginoon, sa pagpatawad mo sa amin. At nalaman namin na yung banal mong salita ay buhay. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ay mapurihan, maluwalhati sa aming gagawin. And sabi mo, test me, and I will open the windows of heaven and pour out the blessings which you have no room to place it. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita. Papuri at papasalamat ay ibalik namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po, ihanda po natin ang ating sarili, ating puso't isipan para pakinig na yung banal na salita na ating buhay na Diyos na dadalhin ng ating butihing pastor, Marlo Santos. The Lord is good and His love endures forever. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay makikinig at mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya again, buksan natin ang ating mga tenga at ang ating mga puso para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. And of course, magpapatuloy tayo sa ating series Beyond Comfort Zones, Faithful Living Like the Heroes of Faith. Sa mga birthday po ng mga bata, ang madalas na wish o message ng mga ninong at mga kamag-anak sa celebrant, dun sa bata, ay maging masunurin siya at maging mabuti siyang bata. Be a good and obedient child. Ito yung madalas na wish, no, or prayer para dun, or message para dun sa bata. At totoo yan, right? Lahat nang magulang gustong lumaking masunurin at mabuti ang kanilang mga anak. Gusto ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay sumusunod sa Panginoon at sa kanila ng mga magulang. Gusto ng mga magulang na kung ano ang utos nila o payo nila sa kanilang mga anak ay susundin nila dahil ito naman ay para sa kanilang ikabubuti. Siguro kung meron mang magulang na gustong mapasama ang anak, siguro yung magulang na yun wala sa katinuan. O kaya yung mga magulang na ipapahamak ng anak, may nababalitaan tayong mga ganyan. Of course, ano yun? Mga isolated cases. Marami pa rin, mas marami pa rin ang mga matitinong mga magulang. Hindi perfect, pero mas mga matitino. Yung mga nagnanais na mapasama ka din ng mga anak, eh, baka may sakit sa utak yon o merong karamdaman sa pag-iisip. Wala sa katinuan, in short. Pero ang mga mabubuting magulang, ang mga matitinong magulang, walang ibang hinangad sa mga anak, kundi ang mapabuti sila. Ang struggle kapag marunong nang magpasaway ang mga anak o ang mga bata sa kanilang magulang, doon ang nagkakaproblema. Yun ang struggle. Gusto ng mga magulang na lumaking masunurin at magalang ang kanilang mga anak sa kanila.
Pero kapag habang lumalaki yung mga bata, kahit maliliit pa nga, eh minsan nagpapasaway na at doon nagkakaroon ng mga problema. Si Marcos po, kapag may sinabi kami sa kanya or may inutos kami sa kanya, at kapag wala siya sa wisyo or tinatamad siya, magsasalita talaga siya ng no! No! Gaganon talaga siya. No? At syempre, kapag gaganon, kinakausap namin, pinagsasabihan namin, at kung kinakailangan, didisiplinahin namin, papaluin namin yung aming anak para matutunan niya na sumunod sa kanyang mga magulang at ang kanyang pagsuway o ang pagpapasaway ay hindi tama. At ganyan din ang gusto ng Diyos para sa atin, ang maging masunurin sa Kanya. Kung last Sunday po ang ating pinag-usapan, go beyond your comfort zone, be different. Ngayon naman po, go beyond your comfort zone, be obedient. Sabi nyo nga sa katabi nyo, be obedient. Ayan, very good. Alam natin na hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Marami tayong mga dahilan, right? Pero alam din natin na nararapat sumunod sa Panginoon. At nangangailangan ito ng paglabas mula sa ating mga nakasanayan. Kung gusto talaga natin sumunod sa Panginoon, may mga bagay tayong isasakripisyo, may mga bagay tayong dapat iwanan, iwaksi, ng mga bagay na nakasanayan natin. Kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon at maging obedient sa Kanya. Ang tanong, paano tayo susunod sa Lord? Sa anong aspeto at paraan tayo susunod sa Kanya? Na malalaman natin base sa buhay ni Noah. Unang-una, be obedient even you think you're too old. Ayan. Isa sa mga common na dahilan ng mga tao at ng mga mananampalataya na rin kung bakit ayaw sumunod sa Lord o ayaw magpagamit sa Kanya kasi matatanda na raw sila. Yun ang mga dahilan, right? Tingnan natin si Noah. Tingnan natin si Noah. Genesis 7:6, Noah was 600 years old when the flood of waters came upon the earth. Genesis 9:29, so Noah's life lasted 950 years, then he died. Of course, sa panahon yun, wala na pong umaabot ng 600 years old at 950 years old. Now, gawin nating 10%. Okay? Si Noah, namatay siya 950 years old. So sa panahon natin ngayon, ang 10% ng 950, 95. Para lang mas mabigyan natin ng mas maging realistic sa panahon natin ngayon. 10% ng 950, 95. May mga taong umaabot pa naman dyan, kahit medyo bihira na rin, pero may mga taong umaabot pa dyan. So, sabihin natin ng isang tao mamamatay ng 95 years old. 600 years old, nagkabaha. 600 years old si Noah nung nagkabaha. So, 10%, 60. Okay? So, 60. Tapos, 120 years, naalala ninyo, nung nagbigay ng warning at nagbigay ng utos ang Panginoon kay Noah. So, for 120 years, ginawa ni Noah ang arko at ang iba pang mga bagay. So 120, 10%, 12. So, 60 minus 12 equals 48. 48 years old, kung sa panahon natin ngayon, doon sumunod si Noah sa Panginoon. Doon siya nagsimulang gumawa ng arko. Sa panahon natin ngayon, yung 48 years old na mga kapatiran natin sa Lord, minsan kapag binibigyan ng gawain, ang dami ng dahilan. Ano ba yung mga dahilan ng mga matatanda? Pastor, matanda na ako para dyan eh. Pwedeng iba na lang. Pwede bang iba naman, yung mas bata naman? Pastor, give chance to others. Yes, tama po kayo dun. Kung ang gusto ninyo, kung ang motibo ninyo ay magbigay ng chance sa iba na makapaglingkod din sila sa Lord, okay po yun. Pero kung ang dahilan ninyo kasi matanda na kayo, mali yun. Pastor, matanda na ako eh. Hindi ko na kaya yan. Pwede ba yung mga bata na lang? Mga kabataan na lang?
So, bibigay ni Pastor ang responsibility sa mga kabataan o sa mga bata. Ano naman ang dahilan ng mga kabataan? Pastor, hindi ko kaya. Ang hirap po eh. Pastor eh, busy po ako sa school din eh. Tsaka sa ano eh. Baka pwede po yung sila ate at sila kuya. Nahirapan po kasi ako, Pastor eh. Hindi ko po kaya. So, punta naman si Pastor sa mga 20 plus to 30 plus years old. Ang dahilan naman nila, Pastor, nag-work ako eh, busy ako. Sa iba na lang. Sino na ang makakasama ni Pastor sa ministry? Sino na ang tatanggap ng mga gawain? Sino na ang gustong maglingkod sa Lord? Wala na ba? Mga kapatid, matanda ka man, bata, o busy sa buhay, sumunod ka sa Panginoon. Okay? Sumunod ka sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi usapin ang edad o kung busy ka sa buhay. Ang tanong lang, may puso ka bang nais maglingkod sa Kanya? Kamusta ba yung puso? Gusto bang magpagamit sa Lord? Okay? Kung meron kang pusong nagnanais na maglingkod sa Panginoon, kung gusto mo talagang sumunod sa Kanya, mas magiging matimbang sa iyo ang paglingkuran ng Lord kaysa sa mga dahilan mo. Right? Yes, may mga dahilan tayo. Sinabi ko nung intro pa lang, may mga dahilan tayo. Nahirapan tayo sa pagsunod. Pero kung gusto talaga nating sumunod sa Kanya, mas mangingibabaw ang pagnanais natin sumunod sa Panginoon kaysa sa mga dahilan natin o sa edad natin. Sa mga senior citizens po ng ating simbahan, si Kuya Romy, senior na yan, si Ate Belly, nung wala pang ECQ, sila Kuya Bear at si Ate Remy, mayun, mga 70 plus years old na yun. Yan, si Nanay Mary. Mga senior citizens na matatanda na pero nagpapagamit pa rin sa Lord. Praise God po sa inyong mga buhay. Sa mga bata naman, at sa mga kabataan, si MJ, si ate niya, si Elisha, at yung mga kabataan natin, sila Elburn, Aiah, si Sheena, si Shama, si Francis, at kung yung mga iba pa. Mga busy din naman sila sa pag-aaral, pero naglilingkod sa Lord. Naalala niyo po yung ginawa kong illustration na tungkol sa public school teacher na hanggang ngayon, nasa public school na siya, nagtuturo siya sa public school, pero active pa rin sa ministry, may hinahawakang ministry, walang absence sa church, nagpapakanta, sumasayaw sa Lord, naglilid ng mga kabataan, public school teacher to. So, makikita po natin, wala yan sa edad o kung busy ka. Nasa puso yan. Unang-una puso, gusto mo bang maglingkod sa Lord? O ayaw mo kaya marami kang dahilan? Tatandaan nating walang pinipiling edad ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Okay? Tatandaan po natin yan. Marami po sa mga bata at mga kabataan, ayaw o napipilitan na lang ang sumunod sa kanilang mga magulang. Sumusunod pero napipilitan. Bakit? Hindi pa kasi nila naiintindihan ang wisdom behind the instructions, kaya nahirapan silang sumunod or ayaw nilang sumunod sa kanilang mga magulang. For example, utos ng common na utos ng mga magulang or paalala sa mga anak, huwag magpagabi sa daan. Ano ang wisdom doon? Bakit? Bakit huwag magpagabi sa daan? Kasi maraming masasama ang loob. Baka mapahamak kayo ng mga anak o kayo ng mga kabataan. Kaya kayo pinagsasabihan ng inyong mga magulang na ganun. Isa pa na pangaral ng mga magulang ninyo, huwag kung sino-sino ang kasama, piliin ang barkada. Bakit? Ano ang wisdom doon? Kasi bad company corrupts good character. Isa pa, your parents want to protect you from disgrace mula sa mga mapanghusgang kapitbahay. Siyempre, kung hindi ka naman gumagawa ng kalokohan, pero ang kasama mo palagi ay mga, you know, mga taong maluloko,
or walang prinsip, walang direksyon ng buhay, pwede kang mahawa sa kanila. At pag nakita kayo ng mga kapitbahay, ng mga marites, you know, pwede ka nilang i-judge. Okay? At pinoproteksyonan lang kayo ng mga magulang ninyo sa mga ganong tao. Okay? Pinoproteksyonan kayo mula sa inyong mga barkada na masasama at sa mga pagtingin ng lipunan sa inyo. Okay? Of course, again, ibang usapin na okay lang mang mag-judge, ng ganun. Siyempre, alam naman natin na hindi. Alam naman natin, no? Na we cannot please everybody. Okay? Hindi naman yun ang pinopoint out dito. Pero ang pinopoint out lang, pinoproteksyonan kayo ng inyong mga magulang. Utos pa ng mga magulang, pangaral, mag-aral kayo ng mabuti. Bakit? Iba kasi ang may alam. Kasi ang mga tapos nga sa pag-aaral, nahihirapan maghanap ng trabaho, paano pa kung wala kang tinapos? Mas mahirapan ka sa buhay, mas mahirapan ka in the future. Utos pa ng mga magulang, huwag magbabad sa cellphone. Bakit? Kasi pwede kang ma-addict dyan. Pwede maapektuhan ang paningin mo at ang kalusugan mo. Pwede ka rin magkaroon ng inggit dahil sa mga nakikita mo sa social media. Pangaral pa ng mga magulang, maging mapanuri at mag-ingat sa mga nakikilala o sa mga manliligaw. Bakit? Una, may idea na ang mga parents ninyo kung paano ma-inlove kasi naging kabataan din naman sila. Iniingatan lang nila kayo mula sa inyong mga bugso ng damdamin. Baka mabuntis ng maaga. Okay, kaming mga dumaan sa pagiging kabataan, you know, alam namin ang feeling ng pagiging kabataan, talagang emotional at pabigla-bigla ng mga desisyon. Kaya kayo pinagsasabihan na mag-iingat sa mga maniligaw, sa mga nakikilala ninyo, kasi baka mapariwara ang inyong mga buhay. Pangalawa, baka hindi lang ikaw ang nililigawan ng lalaking yan. Okay, baka naman may pamilya na yung iba o marami yung girlfriend. Pangatlo, ayaw ng mga magulang ninyo na masaktan kayo ng maaga at baka kung ano pang gawin ninyo sa inyong mga sarili. Marami pa naman mga kabataan ngayon, ang daling ma-depress. No. Pinagbawalan ng mag-cellphone, depress. Pinagbawalan magpaligaw, na-depress. You know, you and me against the world. Yan yung ano nila. Akala naman na nakakabuhay yung ganun. No. Makinig sa mga magulang. Kahit hindi nyo pa totally naiintindihan, makinig sa inyong mga magulang kasi ang gusto lang nila ay mapabuti kayo. And for sure, marami pang mga bilin at utos ang mga magulang sa mga anak. At minsan, mas na-appreciate na lang ng mga anak kapag tumanda na sila. Kapag naging parents na rin sila, kapag namatay na ang kanilang mga magulang o kapag nagkamali na sila sa buhay. Minsan doon nila na-appreciate, no? Kaya nga makinig at sumunod sa mga magulang kahit hindi nyo pa ito naiintindihan ng buo. Kaya pangalawang point natin, be obedient even you do not fully understand everything yet. Okay? Kahit hindi pa naiintindihan ng todo, kahit hindi pa mag-grasp ng inyong murang isipan ang inuutos ng inyong mga magulang sa inyo, sumunod kayo. Okay? Kasi ayan ay para sa inyong ikabubuti. Ganyan din ang karanasan ni Noah. Hindi naman niya naiintindihan ng todo ang utos ng Lord sa kanya, pero sumunod pa rin siya. Paano natin nasabi na hindi pa niya totally naiintindihan ang mga bagay-bagay na inutos ng Lord sa kanya, pero sumunod pa rin siya? Paano? Basahin natin. Genesis 6:14. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Ano yung ark? Just imagine, no, mga salita na nabanggit dito, no. Ark, yung flood. Flood that will destroy all flesh. Covenant.
You know, noong mga panahon po na kinausap ng Lord si Noah, ayon po sa mga pag-aaral, sa mga Bible scholars, hindi pa po umuulan noon. Hindi pa bumabaha noong mga panahon na yon. So hindi alam ni Noah ano ang itsura ng ulan at ng baha. At hindi pa niya yun nararanasan. No? Arko. Paano ba yun? Ano bang itsura ng arko? Ano bang function ng arko? No? Ito mga inutos ng Lord sa kanya, pero nung time na to, wala pang nangyayaring ganito. So hindi niya to alam. Sa panahon kasi natin ngayon, kapag binasa natin ng Genesis chapter 6, may idea na tayo, right? Kasi nangyayari na po sa atin yan. Alam natin ang ulan, nararanasan natin, lalo na ngayon, tag-ulan na. Naranasan na natin ng baha, nakakita na tayo ng baha. Ako po, lumangoy na po ako sa baha nung kasagsagan ng undoy. So alam ko ang baha, no? At alam din natin, familiar na tayo sa mga malalaking barko. Alam natin, yung mga bagay na yun, may idea tayo, right? Sa panahon natin ngayon. Pero nung inutos ito ni God kay Noah, sa perspective ni Noah, hindi niya pa ito naiintindihan ng lubusan, pero sumunod siya sa Lord. Isama niyo pa ang covenant. Right? Sabi ng Lord, I will establish my covenant with you. At yung salitang covenant, diyan din po sa verse na yan, unang beses na ginamit. At diyan nga unang beses na ginamit nung kinausap ni God si Noah. Ano ba yung covenant? Ano bang ibig sabihin nun? Ano bang nilalaman nun? Right? So, ito yung mga bagay na bago kay Noah. Hindi siya familiar, hindi siya experienced sa mga bagay na ito. Pero sumunod siya sa Panginoon. Hebrews 11:7, by faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. May mga pagkakataong hindi natin naiintindihan ng utos ng ating mga magulang o mga pangaral ni pastor o mga salita ng Diyos. Pero kailangan nating sumunod dahil ito ang nararapat at tayo rin ang mapapabuti mula sa mga ito. Okay? Sa mga kabataan, baka hindi nyo pa nagigets kung bakit iniuutos ng Biblia na mag-asawa ng kapananampalataya. Okay? Hindi nyo pa siguro naiintindihan, lalo na kapag na-inlove kayo sa hindi mananampalataya. Na-hurt kayo, yung emotions yung hurt. Pero sinasabi ko sa inyo, may epekto ang utos ng Panginoon, ang utos ng Bible na mag-asawa ng kapananampalataya. Lalo kapag naging mag-asawa kayo in the future. May long-term effect yan. At maniwala kayo sa mga naka-experience na. Okay? Matuto tayo sa mga naka-experience na ng mga taong nasira ang faith, nahirapan sa buhay dahil nakapangasawa ng hindi mananampalataya. Baka hindi nyo pa nagigets kung bakit isinusulong natin ang manalangin at magbasa ng Biblia araw-araw. Pero kung susunod kayo dito, mararanasan ninyo ang mabuting dulot ng mga bagay na ito sa inyong mga buhay. Okay? Gawin natin para maranasan natin. Bakit ba ito pinapagawa ni Pastor? Ano bang mabuting dulot nito sa buhay ko? Baka hindi nyo pa naiintindihan kung bakit inuutosan tayo ng Diyos na magpatawad sa mga nagkakasala laban sa atin, na mahalin ang ating mga kaaway. Pero mas maiintindihan po natin yan kapag gagawin na natin. Baliktad po kasi tayo eh, no? Gusto nating maintindihan muna ng todo. Completely. Maintindihan natin ng todo, maintindihan completely bago tayo sumunod. Pero marami pong mga bagay sa Biblia, marami pong bagay sa buhay natin ang kailangan nating gawin, kailangan nating sumunod. Kapag ginawa na natin, doon natin mas maiintindihan kung bakit.
And of course, marami pa yung mga bagay na yan, no? Marami pa yung mga inuutos sa atin ng mga dapat ating ginagawa na baka hindi pa natin naiintindihan ng todo. Pero iisa lang ang punto. Sumunod sa Panginoon at sa salita niya kahit hindi mo pa ito naiintindihan ng lubusan. Okay? Again, go beyond your comfort zone. Be obedient. Okay? Be obedient. Sa mga inuutusan o pinagsasabihan, ang laging reklamo na naririnig natin, ang hirap naman. Hindi ko yan kaya, sa iba na lang. Hindi ko kaya. Ang hirap. Alam niyo yun? Pagkabigay mo pala ng utos, tatanggi agad, magre-reklamo agad, hindi pa nga nasusubukan. Hindi pa nga nagsisimula, ayaw na agad, suko na agad. Sa mga anak, no? Pag inutusan, nakareklamo na, nakadabog pa. Kapag babae pa yung anak mo, nakataas na ang kilay niyan, may pabulong-bulong na yan, may pa-roll eyes pa yan. Eh, kasi naman eh. Kasi si mami. Mag-roll eyes na yan. Ay, nako po. No? Kapag inutusan at naistorbo sa ginagawa ang mga teenager na babae, kapag inutusan, naistorbo, nako, magmamaldita na yan. No? Kaya po, kung meron po kayong katabi na alam nyo nagmamaldita, pakisabunutan na lang po. Sige lang po. joke lang po. Sumunod tayo, no? Okay? Sumunod tayo kahit mahirap. Kasi ang pagsunod sa utos ay nararapat na gawin. Okay? Sumunod tayo kahit mahirap. Kaya, pangatlong point natin, be obedient even if it's hard or will take a lot of effort. Ang mga utos ng Lord kay Noah, bukod sa hindi niya naiintindihan ng lubusan, marami na mahirap pa. Tingnan natin. Salita ng Panginoon. Genesis 6:14 to 22. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch. This is how you are to make it. The length of the ark, 300 cubits. Its breadth, 50 cubits. And its height, 30 cubits. Make a roof for the ark and finish it to a cubit above and set the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks. Very specific po ang utos ng Panginoon. So of course, hindi ito madali. Okay? Hindi pwedeng akasya o nara ang gamiting kahoy ni Noah. Kailangan gopher wood ang gagamitin niya. Gagawiran siya ng mga kwarto at lalagyan niya ng pitch. Yung pitch po, ginagamit yon para hindi pumasok yung tubig. So, tatapalan niya yung buong arko, harap, at yung sa labas at sa loob, para hindi pumasok yung tubig. Hindi rin basta-basta ang paggawa, no, ng arko na ito. May specific measurements at hindi ito maliit. No? Gamitin po natin yung feet. I-convert natin into feet kasi mas familiar tayo sa feet, no, kaysa sa mga cubits. Hindi natin masyadong familiar doon. Hindi natin masyadong alam yun. Pero sa feet, mas madali po. Ako po ay, ang height ko po, 5'6". Sa ibang sukatan, 5'7". So, magkaiba. Pero 5'6 or 5'7 ho ako. Ang haba po ng ark na pinapagawa ni God kay Noah, 450 feet. Kung i-convert sa feet. 450 feet ang haba. 75 feet ang lapad. 45 feet ang taas. Meron pang tatlong decks. No? May lower, second, and third deck. At kada deck, 15 feet ang taas. Hindi pwedeng 12 or 10. Kailangan 15. Eh, isipin nyo naman. Sa ating mga Pilipino pa lang, di ba? Kapag nagkulang, pwede na yan. Wala nang gopher wood. Ito na lang, ano, kawayan. Pwede na yan. Mahilig tayo sa ganyan eh, di ba? Improvise. Okay din naman yun minsan, pero may mga specific na utos na kailangan gawin din.
Okay na hindi pwedeng mag-improvise, kailangan eksakto. Hindi pwedeng pwede na. Kailangan by specific instructions ang paggawa dito. At alam naman natin, bilang tao, hindi naman perfect si Noah. Right? Hindi siya perfect, so pwedeng nagkamali siya. Kung nagkamali siya ng sukat o may maling magawa ang mga kasama niyang gumawa sa arko, kailangan ulitin yun. Imbis na 450 feet, baka ang nung sinukat nila, ano lang, 435 feet. Kulang. Kailangan nilang dagdagan, kailangan nilang ayusin yun. Hindi pwedeng basta-basta. So you can just imagine kung ilang beses dumaan sa quality control ni Noah ang paggawa nila ng arko. No? Ilang beses na quality control ang ginawa ni Noah for sure. Just to make sure na tama ang kanilang ginagawa na nakaayon sa ibinigay ng Diyos na instructions. Tuloy natin yung verse. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh in which is the bread of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds according to their kinds, and of the animals according to their kinds, of every creeping thing of the ground according to its kind, two of every sort shall come into you to keep them alive. Also, take with you every sort of food that is eaten and store it up. It shall serve as food for you and for them. So bukod sa paggawa po ng arko, may mga specific instructions pa si God. Magdadala pa si Noah ng mga hayop, mga ibon at mga gumagapang sa lupa. At alam po natin, no? Again, kaya nga na napakaganda po na kapag nagbabasa po tayo ng Bible, imagine natin, no? Isipin natin na nandun tayo sa sitwasyon para mas ma-appreciate natin. Minsan kasi parang ang dali-daling basahin lang eh, no? Pero isipin niyo po, hindi po lahat ng hayop maamo. Okay? Marami diyan mga mababangis. Marami rin ang mga malalaki at mga matatangkad kagaya ng mga elepante at ng mga giraffe. At kailangan meron silang representatives doon sa ark. Hindi rin po madaling humuli ng mga ibon. Bakit? Lumilipad yun eh. Hindi yun madaling mahuli. No? At ang mga gumagapang na hayop, kasama na po yung mga ahas, kailangan nilang humuli ng mga ahas. At alam naman po natin, makamandag ang mga ahas, delikado ito. No? Isipin niyo kailangan nilang maglagay sa ark ng wolf, tapos maglalagay din sila ng sheep. Eh, paboritong almusal yun ng wolf eh. Yung mga sheep eh. So kailangan separated yun lahat. Kailangan hindi makawala or else, nako po, mauubos ang mga hayop na iniipon nila Noah. Kailangan lalaki at babae din ang mga hayop para makapag-reproduce. So kung ang mahuli nila ay parehong babae, kailangan manghuli ulit at dapat lalaki na. Diba? Na-imagine po natin, hindi po madali ang pinapagawa ng Lord kay Noah. Isipin din natin ilang species, no, ng mga hayop, ibon at mga gumagapang ang mayroon nung panahon nila. Lahat dapat may representatives. Lahat ng uri. Dapat meron. So kailangan din gumawa ni Noah ng strategy kung paano huhulihin yung mga hayop na to. Ilang kayang traps, no, ang ginawa nila Noah para makahuli ng mga hayop na to. At kailangan niya rin mag-imbak ng kanilang kakainin hanggang sa matapos ang lahat ng ito. So, hindi po yun kaunti. Hindi naman po isang linggo lang yung baha eh. Matagal. So, kailangan niya mag-impok ng maraming pagkain. Hindi lang para sa kanilang family, kundi para sa lahat ng hayop. Again, kapag binasa lang kasi natin ang Bible at hindi natin pinag-isipan, hindi natin ginamitan ng imagination, hindi natin sinaturate ang ating isipan, kapag binasa lang natin, for the sake na mabasa,
hindi natin ma-appreciate. Hindi tayo magkakaroon ng vivid picture sa ating isipan. Pero kung pag-iisipan, pag-aaralan ang salita ng Panginoon, mas marirealize natin na hindi biro ang pinagdaanan ng mga heroes of faith na ating pinag-aralan, pinag-aaralan, at pag-aaralan pa in the future. Hindi po madali ang kanilang ginawa, alang-alang sa faith at obedience nila sa Panginoon. Mahirap ba ang pinapagawa ng Panginoon kay Noah? Yes. Mahirap. Hindi yan madali. Oh. At pinag-aaralan pa lang natin, nai-imagine na natin kung gaano ito kahirap. Pero sinunod itong lahat ni Noah. Verse 22, Noah did this. He did all that God commanded him. Ginawa po ni Noah ang lahat. Sa atin, ilan po ba ang iniuutos ng Diyos sa atin ang ating ginagawa? Lahat ba ng inuutos ng Lord ginagawa natin? O pumipili lang tayo ng mga madali para sa atin? O pinipili lang natin yung sanay lang tayo? Yung comfortable lang tayo? Again, nandun pa rin sa comfort zone. Naalala po natin ang series natin, Beyond Comfort Zone. Go beyond your comfort zone. Baka nananatili tayo na gawin lang yung nakasanayan natin at yung madali para sa atin, yung mga bagay na comfortable para sa atin. Kapag nahirapan tayo, ayaw na nating gawin. Ayaw na nating sundin. Okay? Hindi po dapat ganun. Kapag ka ba mahirap, ginagawa pa rin natin o hindi na? Parang sa mga magulang, gusto nating sundin ng ating mga anak ang lahat ng ating mga iniutos. Madali man o mahirap. Ganun din po ang Panginoon. Gusto niyang maging masunurin tayo sa kanyang mga salita. Hindi lang sa mga bagay na gusto o madali para sa atin, kundi sa lahat. Okay? Yun po ang ninanais ng Panginoon, that we shall be obedient in all of His words. Kaya nga, again, go beyond your comfort zone. Be obedient. Genesis 6, 22, 7, 5, 9, and 16. Tingnan natin to, itong mga verses na to. Noah did this. He did all that God commanded him. And Noah did all that the Lord had commanded him. Went into the ark with Noah as God had commanded Noah. Went in as God had commanded him. Sa Bible po, kapag binanggit ng isang beses, mahalaga yon. Pero kung babanggitin ito ng paulit-ulit, nagpapakita ito na talagang totoo o may sense of urgency ang mga bagay na binabanggit. Dito po sa binasa natin, in two chapters, four times binanggit ang pagsunod ni Noah sa lahat ng mga utos ng Diyos at sa paraang gusto ng Diyos. Hindi lang siya basta sumunod sa Diyos, kundi sumunod siya sa paraang gusto ng Diyos. Kaya nga yung word na as, di ba? Went into the ark with Noah as God had commanded Noah. So hindi lang siya sumunod sa Lord, sumunod din siya sa paraang gusto ng Panginoon. Again, mahirap ang mga utos ng Diyos kay Noah, pero sinunod niya ang mga ito. At ang utos ng Lord ay hindi lang para sa paggawa ng arko at pag-iipon ng mga hayop at pagkain. May kasama rin itong pangangaral ng katotohanan. Ano pong sabi sa 2 Peter? And if He didn't spare the ancient world but protected Noah, a preacher of righteousness, and seven others when He brought a flood on the world of the ungodly. Habang sumusunod po si Noah sa Lord sa paggawa ng arko in all its specifications, habang nag-iipon siya ng mga hayop at pagkain, nangangaral din po si Noah sa mga tao. Nagbigay siya ng warning sa mga tao for 120 years na magbibigay ng judgment ang Panginoon dahil sa kanilang kasamaan. Okay? Kaya nga po, no? Be obedient even if it's hard or will take a lot of effort. Be obedient physically and mentally. Nakita natin si Noah, gumawa siya ng arko at nag-ipon siya ng mga animals at ng mga pagkain. Be obedient spiritually and emotionally. Ang pagpipreach po ni Noah na ginawa niya, this is spiritual and emotional, no? Hindi po yan madali.
Bakit? Kasi kailangan bago ako mag-preach, kailangan ikaw muna spiritually okay ka. Hindi pwedeng nagpapasaway ka tapos magpipreach ka ng righteousness. Hindi pwedeng ganun, magiging hypocrite ka nun. So kailangan bantayan din ni Noah ang kanyang sariling spiritual life. At syempre emotional din siya, syempre. Kung yung mga tao nakita natin sa picture kanina, no? Nagtatawanan, tinatawanan lang nila si Noah. Ba't nila tinatawanan si Noah? Again, context. Wala pang ulan, wala pang baha. First time na gumawa ng arko. Siyempre, matatawa sila. Ano ba ito si Noah? Si Raulo na yata ito si Noah. Anong pinasasabi mo? Anong pinaggagawa mo dyan? 120 years? Ang tagal mo namang gumawa niyan? Tagal-tagal na, hindi pa rin naman nawawala. Hindi pa rin naman dumarating yung sinasabi mong judgment ng Panginoon. Ano ba yan? Peke ka lang yata. So, makikita natin yung pagsunod ni Noah physically and mentally and of course, spiritually and emotionally. At ganyan din po tayo, no? Kailangan sumunod din tayo sa Lord physically and mentally. At syempre, spiritually and emotionally. Ang mga sundalo po, trained sila to follow orders. Kaya kapag ang isang sundalo sinabihan ng kanyang commanding officer o ng mas mataas sa kanya, that is an order, regardless kung naiintindihan ng sundalo, regardless kung against or for siya sa utos, kung agree siya o disagree, it doesn't matter. Kahit iba ang idea niya sa sinabi ng officer niya, kahit mahirap, susunod sila kasi utos ito ng nakatataas sa kanila. Pag sinabing that is an order, susunod ka. Walang pero-pero. At bilang mga Kristiyano po, inihahalin tulad din tayo ni Pablo sa mga sundalo. 2 Timothy 2:3-4. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. Ang mga sundalo ng Panginoon, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, makakaranas din tayo ng mga paghihirap. Okay? May struggle sa pagsunod. May suffering sa pagsunod. At dapat hindi inuuna ang ma-involve sa mga issues ng buhay. Hindi dapat hayaan na ma-distract mula sa mga alalahanin ng buhay. Yung sinabi na, don't get tied up in the affairs of civilian life. Okay? Ayun yung ibig sabihin nun na huwag nating hayaan na ma-distract tayo sa mga alalahanin ng buhay. Ang goal natin, bilang mga Christians, sundin at bigyan ng kasiyahan ang ating mga commanding officer. Ang mga pastors at ang mga leaders ang tumatayong officer na dapat sundin ng mga mananampalataya. Okay? Ang tanong, sumusunod po ba kayo sa inyong pastor? Sabi rin sa verse, no? For then they cannot please the officer who enlisted them. Kaya nga, wag tayong magpadala sa mga alalahanin ng buhay. Mag-focus tayo sa paglilingkod sa Lord. Mag-focus tayo sa Kanya. At nang sa ganun, mabibigyan natin ng kagalakan ang ating mga officer. Ibig sabihin, sa pagsunod natin sa Panginoon, syempre matutuwa ang mga pastor, right? Matutuwa po kami kapag nakikita namin na nagpapatuloy kayo sa Lord at sumusunod tayo sa Kanya. Kaya ang tanong, sumusunod po ba kayo sa inyong mga pastor? Nagbabasa ka ba ng Biblia araw-araw? Nagdarasal ba araw-araw? Nakakapag-send ba ng video sermon natin sa iba? Dumadalo ka ba sa mga gawain? Kailan ka huling nakapag-share ng gospel or nakapag-evangelize? Nagbibigay ka ba honestly and generously sa ating simbahan? Kung hindi, bakit? Ano ang dahilan? Valid ba? Ano bang mga dahilan mo? Na masyado ka ng matanda o bata o busy sa buhay? Na hindi mo ba naiintindihan ang purpose ng mga bagay na ito? O masyado bang mahirap? Nahihirapan ka ba sa pagsunod sa mga bagay na ito? Kung ito ang mga dahilan mo, sakto ang mensahe natin sa araw na ito. Para sa iyo, bakit? Ayan mismo yung mga points natin, right? Na sumunod sa Panginoon kahit matanda ka na. Sumunod sa Panginoon kahit hindi mo pa naiintindihan ang lahat. At sumunod sa Panginoon
kahit mahirap, kahit kailangang mag-effort ng todo. Sa mga sundalo po, may kasabihan, obey first before you complain. May pagsunod ba tayo o puro na lang reklamo? May sinabi ang officer natin, may sinabi ang pastor or leader natin. Ano ba naman yan? May ganyan pa si pastor. Ay, ba't kasi may ganyan pa? Reklamo agad. Pwede bang sumunod muna tayo para maranasan natin bakit pinapagawa sa atin? Kung nahihirapan tayong sumunod sa ating commanding officer, sumunod pa rin tayo kasi ito ang gusto ng ating commander-in-chief. Parang sa presidente, ang presidente natin ang commander-in-chief. Kung ang isang sundalo ayon yung sumunod sa superior niya, eh ang gusto ng presidente, sumunod ang mga sundalo, ang mga pulis sa kanilang commanding officer. So susunod pa rin dapat. So kung nahirapan kang sumunod kay pastor, nahirapan kang sumunod kay leader, sumunod ka pa rin kasi ito ang kagustuhan ng Panginoon. Alalahanin na ang mga ipinapagawa sa iyo o pinapayo sa inyo ng inyong mga pastor ay galing sa salita at sa wisdom ng Lord. Ngayon kung ang ipinapagawa ng Lord sa inyo o ang pinapagawa ng inyong mga pastor o ng inyong mga leader sa inyo ay direktang kumukontra na sa salita ng Panginoon, doon kayo huwag sumunod sa kanila. Okay? Pero kung hindi naman kumukontra, kung ang mga utos ay nasa prinsipyo ng Biblia, iba-iba man ng paraan, sumunod sa itinalaga ng Diyos na mamuno sa inyo. Okay? Kaya sa pagsunod natin sa Lord, mahihirapan tayo sigurado. Pero sana, magpatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa Kanya kasi ito ang nararapat. Okay? So, mga kapatid, be obedient. Even you think you're too old or young or busy. Be obedient even you do not fully understand everything yet. Be obedient even if it's hard or will take a lot of effort. Physically and mentally, spiritually and emotionally man yan, kahit mahirap, sumunod sa Panginoon. Pag-isipan po natin ang mga bagay na ito. Bakit mas madali sa mga tao ang tumanggi at magdahilan kaysa sa sumunod sa Diyos? Ano-ano ang mga dahilan mo para hindi sumunod sa Lord at sa Kanyang itinalagang tagapanguna sa iyo? Valid ba ang mga ito? Paano mo isasapamuhay ang sermon na ito para maging obedient sa Panginoon? Again, marami tayong natutunan sa buhay ni Noah at itutuloy pa natin ito sa mga susunod. Marami pa tayong pwedeng pag-aralan sa buhay ni Noah. Kaya, mahirap man, sumunod tayo sa Panginoon. Gayahin natin si Noah. Sumunod siya, kahit matanda na siya. Ikaw rin, sumunod ka rin, kahit bata ka o busy ka. Sumunod tayo sa Lord, kagaya ni Noah. Kahit hindi niya naiintindihan ng lahat, sumunod tayo sa Lord, sumunod tayo sa sinasabi ng ating mga pastor, sumunod kayo sa inyong mga magulang, at sumunod tayo sa Lord, kagaya ni Noah, kahit mahirap ang ipinapagawa sa Kanya. Okay? Kahit nahirapan tayo, sumunod tayo sa inuutos ng salita ng Diyos na ipinapangaral, pinupush ng inyong mga pastor at ng inyong mga leader sa inyo. Sumunod po tayo. Okay? Let's follow Him. Let's obey Him spiritually, physically, mentally, and emotionally. Kasama na dyan, financially. Kailangan natin ang sumunod sa Panginoon. Kaya nga, go beyond your comfort zone. Be obedient. At sa mga oras na ito, kausapin natin ng Lord. At magmuni-muni tayo. Kausapin natin siya kung ano man ang mga natutunan natin, mga na-realize natin. Kung gusto man natin mag-commit sa Kanya ng pagsunod, kausapin natin siya at sabihin natin ito sa Panginoon.
Tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating pangwakas sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na talagang umikilo sa aming mga buhay. Talagang matalas ang inyong mga salita. Na kung papakinggan lang namin, na kung bubuksan lang namin ang aming mga puso't isipan, talagang mangungusap kayo at nangungusap kayo sa amin. Lord, patawad po kung ayaw naming sumunod sa iyo. Patawad kung nagpapasaway kami sa inyo. Patawad, Panginoon, kung pinipili lang namin yung mga bagay na susundin namin. Lord, totoo po, hindi lahat ng utos mo madali. Marami sa mga utos mo labas sa aming comfort zones. But Lord, help us to go beyond our comfort zones para lang parangalan ka, para sumunod sa inyong mga salita. Help us, Lord, to be different and to be obedient in you. Maraming salamat, Lord, kasi alam namin na hindi ka pa tapos sa aming mga buhay. May plano ka pa, Panginoon. At binibigyan niyo pa kami ng pagkakataon para mas sumunod sa inyo, para unahin ang kalooban mo. Help us, Lord, to follow you and to follow the people na pinagkatiwalaan mo na manguna sa amin. Help us, Lord, to be obedient. Nawa hindi kami maging rebellious sa inyo. Nawa po, Panginoon, matuto kami sumunod sa inyo kahit mahirap, kahit hindi namin naiintindihan, kahit matanda na kami o bata o busy, sumunod pa rin kami sa inyo. At Lord, change our hearts. Change our mindset. Kasi kung hindi sa tulong ninyo, hindi namin ito magagawa sa sarili naming kalakasan lamang. Help us, Lord, to obey you, to follow you, and to love you more. Marami pong salamat. Nawa, naging mabuting leksyon sa amin ang buhay ni Noah at makakuha kami ng inspiration, ng principles mula sa kanyang buhay na dapat naming isapamuhay sa aming panahon ngayon, sa aming mga buhay ngayon. At samahan niyo pa po kami sa mga susunod pang pag-aaral namin sa buhay ni Noah. At nawa, hindi lang namin ito napakinggan, kundi isa puso namin at isa pamuhay namin. Maraming pong salamat, Panginoon.
Kaya dinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Amen. Amen. Papalain po tayo ng Panginoon at nawa tayo po ay patuloy na mag-ingat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At bago po tayo magtapos, gusto po sabihin na you know, sa buhay po ng isang pastor, yung pagsunod na topic natin, yung obedience, hindi po siya madali para sa mga pastor. Masakit din po at nagbibigay ng kalungkutan sa amin. Ngunit, totoo na ito ay karangalan din sa amin. Kaya nga, karangalan at kalungkutan sa isang pastor na ihatid sa huling hantungan ang isang kapatid sa Panginoon. Parte yan ng obedience namin bilang mga pastor na kahit mahirap sa kalooban namin, nakakalungkot, siyempre, pero kailangan naming sumunod. Kailangan naming mag-comfort sa family, sa mga naulila, at bilang pagmamahal doon sa taong namayapa. Mixed emotions, karangalan at kalungkutan talaga. At this year, nakadalawang beses na ako na maghatid sa huling hantungan ng mga kapatid sa Panginoon. At ang panalangin ko sa Lord, sana this year tapos na. Sana wala na akong ihahatid sa huling hantungan. Of course, kahilingan ko lang naman sa Lord John, kalooban pa rin naman niyang masusunod. Kaya, panoorin natin ang maiksing video na ito bilang tribute sa ating namayapang kapatid sa Panginoon na si Brother Edson Lawag. Nagpalain po tayo ng Panginoon.